Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masunda namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo, ang oo, ngayon ay mananatiling oo, ang anak ng Diyos, si Hesukristo, na ipinangaral namin ni na Silvano at Timoteo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nanatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu. Bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamoy ang aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kabagan. Ngayon ako ay lingunin at sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo,
huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain. At ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayin po ang lahat. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahaya at Diyos ang siyang matanya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay at 13 ng Hunyo at ginuginita po natin si San Antonio de Padua. 73rd birthday din po ng aking nanay na si Antonia naman. Happy birthday, inay. Lagi siyang nagsisimba online. Marahil gaya ng inyong mga nanay, siya naman ang ilaw ng aming tahanan. Tungkol po sa pagiging asin at ilaw ng sanlibutan ang ebanghelyo natin ngayon. Para po maging ilaw ng sanlibutan ay para rin po magbigay sinag mula sa awa at katotohanan ng Diyos. Sa liwanag na ito po natin mararanasan ang creative love o mapanlikhang pag-ibig ng Ama, ang redeeming love o mapanligtas na pag-ibig ni Jesus, at ang inspiring love o ang pumupukaw na pag-ibig ng Espiritu Santo. Malamlam ang liwanag na nagmumula sa atin kung hindi pa ito nanunuot sa bawat himaymay ng ating pagkatao. Magliliwanag lamang tayo ng husto pag tayo po mismo ay binago na ng liwanag na ito. Para naman po maging asin ng sanlibutan ay para rin po magbigay lasa mula sa pag-ibig
at katapatan ng Diyos. At para po tayo makapagbigay lasa, kinakailangang tayo rin po mismo ay may lasa. We cannot give what we do not have. Malalaman natin kung may lasa pa tayo kung naaantig pa ba tayo o nababagabag pa ba tayo ng mga mensaheng naririnig natin hatid ng Ebanghelyo. At kung nahihimok pa ba tayo nitong umaksyon ng naaayon sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon din naman talagang mananabang o mapanghihinaan tayo ng loob. Pero hindi katulad ng asin, maaari nating mapanauli ang nawala nating alat sa pamamagitan ng pananalangin at paggawa ng mabuti. Sisinag tayong parang bukang liwayway pag nagbigay tayo ng pagkain sa nangagugutom. Pag pinaramta natin ang mga halos hubad na at pag hindi natin tinatalikuran ang pagdurusa ng ating mga kapatid sa sangkatauhan. Sa madaling sabi, nanggagaling po ang liwanag sa pamumuhay sa presensya ng Diyos. Ulitin ko lang po yun, ano? Nanggagaling po ang liwanag sa pamumuhay sa presensya ng Diyos. Kumbaga, wala sa atin ang lampara o ang bumbilya o maging ang kuryente. Lumulusot lang sa atin ang liwanag nito. Ganun pa man, hawak naman natin ang posporo o ang switch ng ilaw. Nasa atin ang free will o ang kalayaan kung sisindihan ba natin o i-on ang hawak nating posporo o switch ng ilaw. Mga kapatid, pag natutukso po tayong pagdudahan, ang sarili nating pagsaksi sa kapangyarihan at pangako ng Diyos, dahil na rin sa ating mga kakulangan at kahinaan, na sa tingin natin ay humahadlang para magliwanag sa atin ang presensya ng Diyos, maaari po tayong ma-inspire ng katotohanang parehong nasa asin at ilaw, na kahit ang maliit na piraso ng asin at kapirasong sinag ng ilaw ay malayo ang mararating. Hindi kaya ang liwanag na magpapagaling sa mga nadirimlan ng pagtatanim ng galit at sama ng loob ay ang sinag ng pagpapatawad? Hindi kaya ang alat na magbibigay lasa sa nananabang ng damdamin ng namatayan o ng nakikipaglaban sa karamdaman ay ang asin ng awa ng pagdalo at pakikiramay? Hindi kaya ang magpapatabang ng ating gana sa buhay at magpapalamlam ng ating pananampalataya ay ang ipagkait o ipagdamot ang mga ito at sarilinin lamang? Kaibigan, kung gusto mong manumbalik ang iyong vitality, kung gusto mong manatili ang iyong dynamism, dumalo ka sa iyong kapwa. Ibigay mo ang iyong sarili. Ipagkaloob mo ang iyong tinanggap. Huwag kang matakot gumawa ng mabuti. At huwag kang mag-alangan na mahalata ng ibang gumagawa ka nga ng mabuti.
dahil hindi naman ikaw ang nag-glorify, kundi ang Diyos. Huwag ka ring mahiyang mapansin ng iba na nagsusumikap kang magpakabait kahit nasalbahe ang pagkakilala nila sa iyo noon. Dahil sa iyong pagbabago, nagliliwanag ang kadakilaan ng Diyos at nabibigyang lasa ang pananampalataya ng iyong kapwa. Huwag mong i-withhold ang iyong affection sa ngalan ng machismo o tough love. Huwag kang mangiming magmahal. Ito rin ang babaunin mo sa huli. Kung ano ang iyong iiwan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos, ang Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Sa bawat dalangin, ang atin pong itutugon, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikakaunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Patuloy ang ating pananalangin para sa lubos na paggaling ng ating Santo Padre sa Roma. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin po namin ang aming kapwa, hinihiling din namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin, nang sa gayon, kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa iyo, handog namin sa iyo.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusinawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, sa bisig ni Antonio, liwanag ka at aming gabay. Mata mo yung isilay, kami hawakan sa kamay, samahan sa paglalakbay. Poong Jesus, sa bisig ni Antonio, tinapay kang mula sa Ama. Katawan mo ay kakanin, dugo mo ay iinumin, hayaang kita'y tanggapin. O malwalhating San Antonio, patron na mitmana ng gol, ibulong aming hiling at ang pagsamo sambitin kay Jesus sa iyong bisig. Matamis na ninyo, Jesus, pag-asa ka ng kaluluwa. Matamis mong ngiti ang sa amin ipangaliw, panimdim ay pawiin. O malwalhating San Antonio, patron na mitmana ng pagsamoy sambitin kay Jesus sa iyong bisig. O malwal ating San Antonio, patron na mitmana ng gol, kami at iangat sa tabi kay Jesus sa iyong bisig. Announcement, Binyagan Bayan 2023. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley at si Miss Jocelyn, records staff ng parokya. Para sa mga detalye, ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Announcement for Paris Fiesta 2023.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng Nobena Misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista ay darating na sa June 15 hanggang June 23 sa ganap ng alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng nobena ay ganap na 11:45 ng umaga at susundan na ito ng misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyang Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HGN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa 4:00 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap ng 5:00 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamta naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang kanilang mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.